Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296, Dagupa, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolo, DYRM 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santo, DXOC 1494, Ozami, DXOW 981, Davao, at Radyo Pilipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino. Napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Tayo na't magkaisa sa isahan. Nagsalita na ang sambayanan. Napili na ang mga mamumuno sa bayan. Isahan. One on one. Kilatisin ang bawat serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Isahan. Narito na ang programang mumula sa sambayanan. Isahan. One on one. Kasama ang batikang mamamahayag at kolumnista sa radyo, telebisyon at dyaryo. J. Madarazo. Sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Magandang araw buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan natin dito sa ibang bansa. Nanarating po ng ating social media, live streaming sa Facebook at YouTube at radio TV broadcast ng Radyo Pilipino Media Group, RTV Talak Station, Manila Podcast Center Intramuros at sa ating mga AM at 1FM stations sa Dagupan, Tarlac, Lucena, Naga, Legazpi, Mindoro, Dumaguete, Cebu, Bacolod, Cagayan de Oro, Osamis, Davao, Gensan, Baler, Palawan, Surigao, Butuan at sa buong Pilipinas. At paalala pala sa inyo, huwag muna kayong magpakarga ng gasolina, diesel at saka kerosene sapagkat bukas po ay may rollback. May rollback po ng gasolina, 45 centimos bawat litro sa buong bansa. Ang diesel, 1 G's, 1 peso and 10 centavos ang ibababa ng diesel at ang kerosene ay 1 peso and 5 centavos. Ang gas po ibababa rin ng 105. Ulitin ko lang, ang gasolina bababa ng 45 centavos per liter, ang diesel 1 peso and 10 centavos per liter at saka ang kerosene ay 105 per liter. Yan po'y efektibo alas 6 ng umaga. At syempre, sa panahon na ito, naku, ang dami na hong pwedeng pasyalan ngayong November. Yung Belen sa Makati, ayan, maganda na hong mga ilaw ngayon doon. Ganon din naman ang Paskuhan sa Luneta Park, diyan sa Surigao City at sa Provincial Gym sa Surigao del Norte. Binabati rin natin ang mga taga Dumaguete sapagkat sa Dumaguete, parating po ng November 9 o sa Webes, yan naman ho ang piyesta ng mga taga Dumaguete, mga babayan, yung Sandurot Festival. At ganun din, kasabay niyan yung mga piyesta ng mga Tibuli o ito pong Helobong Festival diyan sa Lake Cebu, South Cotabato, November 9 hanggang 15. At siyempre, magandang umaga sa inyo lahat, buong Pilipinas. Maghahatid din ng iba't ibang balita ang ating mga kabahaging correspondents ang mga lokasyon sa kabuuan ng programa. Pero bago yan, sumagot muna sa ating mainit na Boses ng Bayan question sa araw na ito. Ang ating tinatanong, buhos ngayon ang tulong ng Japan sa bansa. Sila nagpopondo po ng Metro Manila Subway, nagbigay ng 12 barko ng Coast Guard, warning radar sa Air Force at coastal radar sa Philippine Navy. Pabor ba kayo o hindi sa bagong kasunduang pansiguridad na nilagda natin sa bansang Japan? At bakit? Yan po ang tinatanong natin. Huh? Mag-comment sa ating live streaming channel sa social media, Facebook, YouTube, o kaya Viber, o kaya mag-text sa 0917-539-2189. 0917-539-2189. Mga babae, nilagay po ang inyong pangalan at ang inyong lugar. At sa pagkakataon nito, puntahan natin ang mga pinakamainit na balita na kinalap at binuo ng Radyo Pilipino News Center, ang Isahan Balita. Isahan Balita!
Magandang araw, kabahaging Jay. Nakiisa ang DA Mimaropa sa panunumpa ng Panatang Makapalay at Be Responsible Pledge bilang pagsuporta sa National Rice Awareness Month. Sabay itong isinagawa sa flag raising ceremony sa mga opisina sa probinsya ng Oriental at Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Layunin ng NRAM na makamit ang pagiging self-sufficient ng bigas o kanin sa bansa at pataasin ang kita ng mga magsasaka. At yon ang balita mula dito sa DZYM Mindoro. Ako, si Lori Dinabar, nag-uulat sa mga panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Isahan Balita. Magandang umaga, kabahagi Jake. Nais ng pamalang panalawigan ng Pangasinan na magpatibay pa ang pagpapatubad ng Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ng mga local government units sa mga LGUs sa probinsya. Kaya naman ito ang naging pinakatuon ng naganap na 4th quarter meeting ng Provincial Solid Waste Management Board na ginanap kahapon sa lalawigan ng Pangasinan sa Training Development Center 1 sa bayan ng Lingayen. Particular na tinutukan sa plano ang hakbang upang mas mapabuti pa ang sistema ng waste collection at waste disposal ng bawat LGU sa lalawigan ng Pangasinan at ang kanilang 10 years solid waste development plan na dapat ay aprobado na ng National Solid Waste Management Commission bilang isa sa mga kailangan nilang maipasa para sa 2024 Sale of Good Local Government. Naging bahagi din ang pagpupulong ang pagbabahagi ng mga epektibong food waste management technique ni Ricky Doctor na presidente ng owner ng New Trident's Food Manufacturing Corporation. Gayun din nagkaroon ng pagkakataon ang mga General Services Office ng Provincial Government ng Pangasinan, Provincial Jail, upang maipakita ang kanilang gawang eco-product mula sa mga recycled materials. At yan ang balita. Ako si Glenn Ordinario ng DWP Radyo Pilipino Dagupan. Dahil saan man panig na mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Isahan Balita. Nagpasalamat si Bureau of Immigration Commissioner Norman Tangsenko sa Senado ng Pilipinas sa pag-aproba ng 2.67 billion budget request ng ahensya. Sinabi ni Tangsenko na ang budget ang kanyang unang kahilingan sa kanyang termino. Ito ay ang pangunahing inilaan para sa mga proyekto ng ICT ng ahensya. Karamihan sa budget ay para sa modernisasyon ng mga operasyon ng BI, particular sa mga paliparan. Sinabi ni Tangsenko na plano nilang i-digitize ang mga operasyon ng paliparan sa pamamagitan ng pagkuha ng karagdagang mga electronic gate na ipapakalat sa mga lugar ng pagdating at pag-alis ng mga pasahero. Ang hakbang nito, anya, ay lubos na magpapababa sa immigration counter dahil maaari nitong bawasan ng oras ng pagproseso na 8 segundo bawat isang tao. Idinagdag din ni Tangsenko na bahagi ng budget ng ICT ay para sa pagbili ng mga body camera system para sa mga secondary inspection na nakatalaga sa Ninoy Aquino International Airport. Gayon din sa iba pang provincial international airport sa Zamboanga International Seaport. Bukod sa mga pangunahing proyekto ng digitalization, nalilalayon din ng BI na palakasin ang tool sa cyber security nito upang mas maprotektahan ang data nito. Ako si Nestor Calitlan, nag-uulat saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Isahan Balita. Muling nagsagawa ng surprise search and seizure operation ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Seaport Interdiction Quezon sa Pasilidad Piitan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Quezon District Jail sa Sitio 4, Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon noong araw ng Martes, November 14, 2023. Aabot sa 15 piniling persons deprived of liberty at 56 ng mga jail personnel ang isinilalim sa random drug testing na pinangunahan ni District Jail Warden Jail Superintendent Jack Lord Carino na naglalayo masiguro malinis mula sa illegal na droga ang nasabing tanggapan at masertipikahan ito bilang isang drug-free jail facility. Ayon kay J.O.T. Geoffrey Anglo, ang tagapagsalita ng BJMP Quezon,
Suportado niya ng ahensya ng BGMP ang kampanya ng PNP at ng PDEA sa kanilang laban sa illegal na droga sa mga piitan sa bansa. Patuloy din niya ang kanilang isinasagawang Opply Greyhound sa tulong ng PNP at PDEA at mas paigtingin pa ito upang higit na mapalawak ang pagtitiwala ng publiko sa kampanya ng pamahalaan sa pagpapahusay ng mga hakbang laban sa illegal na droga sa loob ng mga kulungan kasunod ng guidelines na itinakda sa Dangerous Drug Board Regulation No. 2 Series of 2020. Bukod sa random drug testing, nagsagawa din ng sorpresang inspeksyon ng PDEA K-9 units sa mga dormitoryo na nasa 404 na mga PDLs, sentensyado man o kasalukuyan na mga nililitis. Ang aktibidad ay nagbunga ng mga negatibong resulta para sa droga. Mula dito sa DCLT Lucena, ako si Tony Sandoval sa Pampanig ng Mundo, Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Isahan Balita. Magandang umaga, nakamonitor ngayon ang CDRRMO ng Surigao City sa takbo ng panahon. Kani-kanina lang, minomonitor nito ang mga ilog para matingnan ang nagiging lagay nito. Nagsimula na din ang Surigao at Butuan City Social Welfare and Development sa pagre-repake ng mga bigas at ibang relief goods bilang paghahanda sa posibleng dumating na kalamidad. Ito ay matapos iulat ng DOST Pag-asa na may mapaparating na low pressure area at maaring maapektuhan ang lungsod ng Butuan at Surigao del Norte. Bukod sa pagre-repake, nagsasagawa din ng orientation ang CSWD Disaster Risk Reduction Unit para sa mga miyembro ng Quick Response Team sa layuning maging handa sa pagtugon, anumang oras at maging maayos ang pamamahagi ng relief goods sa panahon na may sakuna. Mula dito sa Surigao del Norte, JDM Ahero ng DXSP 1FM Surigao, saan mang panig ng mundo, Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Isahan Balita. Kalunos-lunos ang kinahinatnan ng isang re-elected barangay kapitan sa lungsod ng San Carlos na mamalingki lang sana matapos kung itong magulungan ng kasunod nitong dump truck sa bahagi ng Pires Boulevard sa lungsod ng San Carlos City noong 14 ng Nobyembre. Sa naging panayam ng media sa investigador ng aksidente, nag-overtake ang biktima pakanan gamit ang kanyang motorsiklo dahilan para mawalan ng kontrol at natumba si Alejandro Calugay, 54 anyos, second term barangay kapitan sa barangay Kubul sa nasabing lungsod ng San Carlos. Dahil sa kasunod nitong truck, nagulungan ang kanyang ulo sa sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Sa ngayon ay hawak ng San Carlos City ang driver ng truck, tubong bayan ng San Jacinto, Pangasinan, at naka-impound din ang truck na delivery sana ng lupa. Lola ni Kapitan sa kanyang live-in partner na si Melanie Rosindal, 29 anyos, kung saan nagtamo ito ng fracture sa kanyang kaliwang braso at kasalukuyan nagpapagaling sa paggamutan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng otoridad sa nasabing aksidente. Yan ang balita mula dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ako po si Joseph Lumimo ng DWP Radyo Pilipino Dagupan. San man panig ng mundo, Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Isahan Balita. Magandang umaga, kabahaging Jake, mga farmers sa Cooperative and Association na biyayan ng mga bagong makinerya dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ay sa ilalim ng programang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP Mechanization Program na siyang pinangunahan ni Provincial Agriculturist Talisay Moya. Ang nasabing seremonya, tinanggap ng mga ito ang 10 unit ng combine harvester at 6 na unit ng hand tractor, isang walk behind transplanter ang siyang ipinamahagi sa 13 farmers sa Cooperative and Association o FCA kahapon sa mismong Farmers sa Pavilion Provincial Nursery sa bayan ng Santa Barbara dito sa Pangasinan, Dumalo. Sa nasabing seremonya, ang kinatawa ng
Pilmek na si Rodilio Idago, ang Department of Agriculture Region 1, Representative Norwin Cervera. Update mula rito sa DWPR Dagupan, ito naman si Chris Gonzalez sa programang Isahan dahil sa mampanig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Isahan Balita. Magandang araw mga kabahagi, narito ang mga balita sa Radyo Pilipino. Naniniwala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na mapapawalang sala na si dating senadora Laila Dilima sa nalabi niyang kaso ukol sa illegal na druga. Ito ay makaraang makalaya na si Dilima ng payaga ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 na makapaghain ng piyansa. Ayon kay Remulla, nakauna pa katibay na pahayag ito at lalo na ang pagpayag sa piyansa sa kaso ni Dilima na isang non-bailable case. Hindi umano ito basta pinagbigyan ng korte kung hindi kubinsido ang huwes. Isa na lamang sa tatlong kaso sa illegal na druga laban kay Dilima ang kasalukuyang nililitis makaraang mabsilto na siya sa naunang dalawa. Sa ibang balita, nilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na fake news ang mga kumakalat na impormasyon na magkakaloob ito ng financial na ayuda sa mga walang trabaho na makukumplito sa online survey. Sa official FB page ng DSWD, kahapon nagkasada ang kahinahinalang links sa registration form na kumakalat sa Messenger at Facebook ay hindi nagmula sa kanilang tanggapan. Hindi niya nila pinasagot ang publiko sa survey questionnaires kapalit ng financial na ayuda sa mga walang trabaho. Ang DSWD ay mayroong assistance to individuals in crisis situations para magkaloob ng medical assistance, burial, transportasyon, edukasyon, pagkain at financial na tulong para suportahan ang serbisyo at pangailangan ng sinumang tao o pamilya. Pinaiwan naman ng DSWD ang publiko na huwag basta na lamang mag-click ng mga link na hindi galing sa official page ng DSWD. At sa pinakauli ng ating mga balita, dahil sa manoy pagsuporta sa decriminalisasyon sa aborsyon, kaya nabinbin ang pag-aproba ng Senado sa 934 million pesos na budget ng Commission on Human Rights para sa 2024. Ito ay matapos na ugatin ni Senator Alan Peter Cayetano sa gitna ng budget deliberation ang report na sinusuportahan ni CHR Executive Director Jacqueline Diguia ang decriminalisasyon sa aborsyon. Sinabi ni Senator Cinco Estrada na hindi nila tatalakay ng budget sa plenaryo hangga't walang opisyal na posisyon ng CHR ukol sa legalisasyon ng aborsyon. Kinumpirma naman ni Diguia sa pamagitan ni Estrada na noong siya ang tagapagsalita ng CHR ay nagpahayag siya ng pagsangayon na huwag nang ituring na krimen ang aborsyon. Subalit nilinaw niya na hindi siya pabor dito. At yan ang ating mga balita. Ako inyong kabagi, si Kabaging Arnel Bantog. Balikan natin si Kabaging Jake Madirazo para sa programang Isahan. Isahan Balita. Eh meron din tayong mga balita, yung pong bagong Agriculture Secretary ang nagsasagawa po ng kanyang press con. Ito pong si Francisco Chu Laurel. Ito po yung ikang bilyonaryo na piniling kapalit ng sarili niya, si Pangulong Bongbong Marcos. At siyempre mga kababayan, salamat po sa ating kamahaging correspondent si na Alvin Leobit ng DWR Legazpi, ganun din kay Joseph Lumibao ng DWPR Dagupan, Nestor Kagitla ng Maynila, at syempre salamat po wala pa pala si Nestor, si Tony Sandoval ng DZLT Lucena. Salamat Radyo Pilipino News Center. At para sa mga breaking news, puntahan kami sa ating news website newsradyopilipino.com at bantayan din po ang ating mga mabibilis na mga balita sa Twitter, Facebook at sa Viber. At mamaya, bisita ho natin mga babayan si Mr. Joshua Espeña, lecturer ng Department of Political Science and International Studies ng PUP. Tatalakay natin ang Bilateral Security Pact sa pagitan po ng Japan at Pilipinas. Mamaya po yan mga babayan. Magbabalik po ang Isahan sa Radyo Pilipino. Isahan Radyo Pilipino.
May iba na ba siya? Kasal ba kayo? Hanggat nasa tama ka. Kakampi mo ang batas. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Kasama si Attorney Melanio Batas Mauricio. Attorney Batas. Kakampi mo ang batas. Dito lang sa Kabahagi Mo, Radio Filipino. Bahagi ba ng pangkabuhayan mo ang agrikultura? Nais mo bang makakuha ng impormasyon, tulong at gabay? Ang iyong mga katanungan tungkol sa agrikultura, sasagutin natin yan sa Asenso Agri-Negosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Asenso Agri-Negosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi, Edwin Eusebio. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Senso Agri-Negosyo, dito lang sa Kabahagi Mo, Radio Pilipino. Nagbabalik ang Isahan kasama si Jake Madrazo sa Radio Pilipino. Isahan, boses ng bayan. Balik tayo mga babayan sa ating Isahan sa Radio Pilipino. Balikan ko lang po yung ating mainit na tech survey. Ito pong ating boses ng bayan question. Ang ating tinatanong mga kababayan, ang tinatanong natin, mga kababayan, buhos ngayon ang tulong ng Japan sa bansa. Metro Manila Subway, 12 barko ng Coast Guard ang ibinigay, warning radar para sa Air Force at coastal radar sa Navy. Pabor ba kayo? Hindi. Sa bagong kasunduang pansiguridad natin sa bansang Japan. At bakit? Yan po ang ating tinatanong. Mag-comment sa ating live streaming channels, mga kababayan, sa YouTube o kaya Facebook, o mag-text sa 0917-539-2189. 0917-539-2189. Ilagay po ang inyong pangalan at ang inyong lugar. Okay, basahin ko na muna itong si Jessa ng Caloocan. Ang sabi po ni Jessa, para sa akin, maganda naman kung sa positibong paraan tayo titingin dahil may mga kaalyado tayong bansa. Pero sa kabilang bahagi naman ng istorya, wala nang libre ngayon. Anong magiging kapalit sa tulong na kaya silang nilang ibigay sa ating bansa? Pag-isipan sana ng mga nasa taas ang mga desisyon na kanilang gagawin para sa pangkalahatang kapakanan. Yan ang sabi ko ni Jessa ng Caloocan. Yung Mega Manila Subway, pautang mo yan. Napakaliit ng interest. Talagang binigay yan. Yung mga tulong sa Coast Guard Cutters, yan po'y donasyon. Yan pong pagtulong natin sa mga senior citizens, ano po, huwag po nating pababayaan yan, mga kababayan. In the meantime, mga kasama, yun po ang ating mga reaksyon. Ituloy nyo po ang inyong reaksyon dito po sa ating guest mamaya. Ang guest natin po ay si Mr. Joshua Espeña. Ito po yung lecturer ng Department of Political Science and International Studies ng Polytechnic University of the Philippines. Alam nyo, napaka-importante po dito. So pagka dito po sa West Philippine Sea o South China Sea, ang akampi natin dito ay ang Amerika. Di ba? Dahil sa ating Mutual Defense Treaty. Eh ngayon, ito naman pong Japan, may problema rin ho sila sa China. Yung East China Sea naman nila, yung Senkuku Island. No, ha? At ang problema rin nila kapag binarahan po yung sabi nga natin West Philippine Sea, yung kanilang trading ay magkakaroon ng problema. Kaya tinitina natin. At ang Japan po mayroon ding mutual defense treaty ng Amerika, mga kababayan. Kaya itong trilateral relations na ito, magkakampi ang Pilipinas at Japan at ang Amerika, ay tinitinan na marami na isang napaka-importanting alliance na ikaw ay gusto nating malaman ang mga implikasyon sa ating pong bisita. Ito pong si Mr. Joshua Espeña, lecturer ng Department of Political Science and International Studies. Samantala, doon sa ating tinatanong, mga kababayan, meron pa rin tayong boses ng bayan dito. Ang tanong natin, buhos ngayon ang tulong ng Japan sa bansa, Metro Manila Subway, binigay sa atin. No, ha? Yan po yung 2027, mararamdaman na natin no, yung Metro Manila Subway from Valenzuela. Papunta ho yan ng Taguig, mga kababayan. 12 barko ng Coast Guard ang ibinigay. Warning radar para ho sa Air Force at coastal radar naman para sa Navy. Pabor ba kayo? Hindi. Sa bagong kasunduan na ito natin sa bansang Japan na pinirmahan ng Pangulo at sa kanya Kishida na bumisita ilang araw lang nakakaraan. Si Mauricio Padernal ng Lucena City, ang sabi ho ni Mauricio Padernal, pabor po ako sa bagong kasunduan pang-seguridad sa pagitan ng Pilipinas
at Japanese government. Dahil marami ng pagkakataon na nakatulong sa atin ang nasabing bansa katulad sa mga proyektong pinatatakbo ng JICA. Yan, yan ang sinasabi niya. No? Meron tayong mga loans. At saka hindi lang po yun, alam niyo po mga mabayan, ang karamihan ng mga Pilipino ay at home sila dyan sa Japan. Ha? In fact, mas tinitinan nila ang Japan na mas nakakatulong no, sa atin. Ha? Kesa sa Amerikano. Mga Amerikano kasi, mga babayan, eh, medyo may pagka-imperialista rin. Kapag yung interest nila ay nangaharang, eh wala ho, iniiwanan ho tayo niyan. Parang yung nangyari nung panahon ni Pinoy. Ha? Noon hong nagkagirian dyan sa Scarborough Shoal. At sabi, walang iwanan. Sabi ng Amerika. Eh mga kababayan, eh, di ba ano nangyari? Umalis ho yung Amerika, iniwan tayo. Kaya yung Scarborough Shoal ay napunta ho yan sa, ano, sa mga Chinese. No? But anyway, hindi pa ho tapos ang laban dyan. Dahil ang sinasabi nga natin, ang iniiwasan talaga ng Amerika dyan at saka ng Pilipinas ay magkaroon ho ng military installation dyan po sa Scarborough Shoal na yan. At so far, eh, dahil nga po nagtutulong-tulong itong Pilipinas at Japan at ang Amerika, eh hindi matuloy-tuloy yan hong plano ng China. Kaya importante po ito. Pero sabi ko nga sa inyo, nakita nyo, marami yung nakapansin. Ilang beses nung pumunta rito yung mga prime minister ho ng Japan. Naalala nyo, di ba nung araw, si, ano, si Abe, yung prime minister ng Japan, pinapunta pa ito ni, ano, eh, ni Duterte sa kanyang bahay. Pinakita ko saan siya natutulog na siya nakakulambo. Ha? Pero tandaan ninyo, hindi ho binigyan ng ganong prestihiyo ng Duterte government itong Japan. Hindi katulad dito kay Japanese Prime Minister Kishida. Talaga nakita nyo, nag-special session pa. Ha? Nag-special session, mga babayan, ang Senado at ang Kongreso. Ibig sabihin, talagang nililigawan ho natin ang gusto ang Japan. Ha? Dahil nga marami tayong hinihingi. Number one, bukod dyan sa problema sa West Philippine Sea, eh alam yung China, iniwanan ho yung Bicol Express eh. Ha? Yung pong ating tren na papunta ho dyan sa Bicol, iniwanan ho ng China, tinanggalan ng pondo. Kaya isa yan sa niligawan natin. At saka hindi pa yun, yung pati yung release dyan po sa Mindanao, mga kababayan, iniwanan din ng China yun. Ha? At hindi ho tayo, kaya yan po ang nilalapit natin sa Japan, na ika nga eh, sana sila ang gumastos sa magpautang sa Bicol Express at saka doon po sa Mindanao Railway. Yan po, mga kababayan. Okay. In the meantime, eto pa, meron pa tayong isang reaksyon sa ating tinatanong sa ating mga kababayan. Buhos ngayon ang tulong ng Japan sa bansa. Metro Manila Subway, 12 barko ng Coast Guard, warning radar sa Air Force, at coastal radar sa Navy. Pabor ba kayo hindi sa mga bagong kasunduan na yan na pansiguradan natin sa bansang Japan? At bakit? Eto si Rolando ng Occidental Mindoro. Sabi niya, okay yan, pabor na pabor ako dyan kasi ang bansang Pilipinas walang kakayahan na bumili ng ganyang kagamitan. Mutual agreement lamang ng Pilipinas at Japan cooperation yan. Bilang ka, aliadong, bilang ka-aliadong bansa. Yan ang sabi po ng ating commentee, si Rolando ng Occidental Mindoro. Salamat po na marami. At syempre mga mamayan, antabayanan nyo rin yung ating pong bisita mami at baka makuha po natin itong isang political analyst, itong si Mr. Joshua Espeña. Ito pong si Mr. Joshua Espeña ay lecturer, Department of Political Science and International Studies sa Polytechnic University of the Philippines. Makuha natin siya via live Zoom at pag-usapan natin nga itong bilateral security pact na pinirmahan po ng Japan at Pilipinas sa pagbisita po ni Prime Minister Kishida. Sabi ko nga sa inyo, napakarami hong mga mga puna, marami mga puri ang natatanggap natin diyan, mga mabayan. Pero sabi nga natin, ang pinaka bottom line niyan ay magkakampi na po ang Pilipinas, Japan, ika nga ay naging parang naging trilateral na ang pagtutulungan diyan po sa South China Sea o West Philippine Sea. At ngayon nga ay magkasama na yan pong
Japan, mga mabayan. So, tingnan natin. Alam nyo, nung June ako excited eh, sapagkat alam nyo, nung araw, nabalita natin mayroong trilateral exercise itong Philippine Coast Guard, itong Japanese Coast Guard, at ang United States Coast Guard. Di ba? Imagine niyo kung yan yung dadaan dyan sa Miss Scarborough Shoal. Di ba? Maganda po yun, di ba? Tatlong Coast Guard. Alam nyo, iniiwasan mo kasi dito na pumasok yung mga Navy. Ha? Sabi nga natin, pag pumasok yung mga Navy dyan, makikialam na yung Chinese Navy, US Navy. Naku, lalaki ho yung problema natin dyan sa Scarborough Shoal na yan at sa West Philippine Sea. Sige po, antabihan na natin mga mabayan ang ating panayam kay Mr. Joshua Espeña, maya-maya lamang. Magbabalik po ang Isahan sa Radyo Pilipino. Isahan! Isahan! Radyo Pilipino! Kabahagi mo! Radyo Pilipino! Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air! On air! Saan mang bahagi ng mundo. Online! Online! Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama! Katuwa! Kapinoy! Kabahagi mo! Kabahagi mo! Radyo Pilipino! Radyo Pilipino! Ngayong tag-ulan, iwasan ang nakamamatay na sakit na dengue sa pamamagitan ng Search and Destroy. Panatilihing malinis ang kapaligiran, sirain ang pinamumugaran ng mga lamok at kitikiti. Self-protection measures. Ugaliing magsuot ng mga damit na poprotekta sa mga kagat ng lamok. Seek early consultation. Kung may lagnat ng 2 araw, agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health facility. Say no to indiscriminate fogging. Makipagtulungan sa lokal na pamahalaan sa kanilang fogging activities. Mag-4S laban sa dengue. Isang mensahe mula sa DOH at sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Nagbabalik ang Isahan kasama si Jake Madrazo sa Radyo Pilipino. Isahan one-on-one. One-on-one. Sa Isahan sa Radyo Pilipino at siyempre mga kababayan, inaantabihan na natin ating bisita dito po sa ating Isahan sa Radyo Pilipino si Mr. Joshua Espeña, isang lecturer, Department of Political Science and International Studies ng Polytechnic University of the Philippines. Ang ating topic po ay Bilateral Security Pact sa pagitan po ng Pilipinas at Japan. Alam niyo po, habang binabantayan ho natin yan, mga mabayan, dito po sa Metro Manila, sabi ko sa inyo kayo ng umaga, ay nag-presscon po, unang-unang presscon ni Agricultural Secretary Francisco Chu Laurel. Ngayon naman ay ginagawa rin ang presscon ni Pasay City Mayor Emma Calixto Rubiano. Alam niyo, kaya ako binabanggit yung sa Pasay, kasi alam niyo, 2 block ay ho nangyari dito sa Maynila, no, ha, sa Metro Manila. Una ho, yung mga police na miyembro po ng Southern Police District sinibako dahil sa ninakawan o pinagtangkaan lang nakawan ang isang condominium, Chinese Pogo, dyan po sa Park Suites Condominium sa Parañaque, ang kinuha nilang pera, 27 million cash, tinago. Pero nung bandang huli nagkabistuhan, ang ginawa po ng DILG, tinanggal po yung mismong regional commander ng ng Southern Police District. Ngayon, ang sumunod na iskandalo ay dito naman po sa Pasay. Meron hong Chinese Pogo at human trafficking syndicate na nahuli dyan malapit sa City Hall. Ha? Alam nyo, nag-ooperate po yan na hindi alam yata nung station commander. Kaya nangyari dyan, mga mabayan, tinanggal ho yung Pasay City Police Chief. Tinanggal din yung Pasay City substation malapit dyan sa lugar, anim na palapag na building kung saan mayroong masahihan, may sex den, may sugalan, ganyan katindi. No? Kaya nga po, itong si Pasay City Mayor, sabi nga natin si Emmy Calixto ay nagpapaliwanag ngayon. Yan, abangan natin ang detalye niyan. In the meantime, nasa Zoom na yata ngayon ang ating bisita, si Mr. Joshua Espeña, lecturer ng Department of Political Science and International Studies, Polytechnic University of the Philippines. Magandang umaga sa iyo, Mr. Espeña. Good morning. Mr. Espeña, magandang umaga po sa inyo. Jake Madrazo po. Hello. Hello, yes. Good morning. Opo, maraming salamat.
Maraming salamat po. Naririnig niyo na ako. Maraming salamat sa pagpapakunlak namin. Ano, ha? Hello, Sir Jake. Magandang umaga. Okay. In the meantime, katatapos lang bumisita ni Japanese Prime Minister Kishida, ano ang implikasyon nito para may paliwanag dyan sa taong bayan? Itong bayan? Okay, no problem po. Yeah. O sige po, go ahead. Anong dapat natin tingnan dito sa security pact ng Pilipinas at Japan? Go ahead po, go ahead. Mr. Espeña, paliwanag nyo. The most important na kailangan, so yung pinaka-important na element kasi dito with the security pact with the between the Philippines and Japan is yung reciprocal access agreement, which was concluded ngayong week lang, no, with the arrival of Japanese Prime Minister Fumio Kishida dito sa country. And when you talk about the RAA or yung reciprocal access agreement, we're talking about the idea of mutual and reciprocal na access ng Japanese self-defense forces at ng armed forces of the Philippines. Every time na meron silang joint exercises, staff-to-staff exercises, also iba't ibang field exercises between the Navy, Army, and Air Forces, and perhaps also cyber and space forces in the future na capabilities natin. So there's a lot of future combat capabilities na promising which we can intensify. So para saan naman kasi itong access na to? We need better access to in this very wide na maritime space ng Indo-Pacific region. Bakit? Kasi this region is currently being challenged because of what we call yung tinatawag nating erosion o pagtunaw ng tinatawag nating rules-based international order. Itong rules-based international order po ay isang order sa mundo na na-establish after the Second World War na kung saan international law at yung mga institutions like the United Nations and other regional bodies ay magbibigay ng guidance on how we should govern our relationship upang maging mapayapa at isang mapayapa at also very fair as much as possible yung relationship natin sa isa't isa. However, sa isang order ng isang mundo, international order, hindi lahat masaya dito. And dahil sa isang international order, merong malakas na bansa. No? You have the United States as the global hegemon ever since the end of the Cold War in 1990s. And na-enjoy niya yung privilege na yon bilang pinakamalakas na bansa, militarily, economically, diplomatically speaking. Pero sa panahon na ngayon, you have China, you have Russia, to a certain extent, India, Brazil, South Africa, in many, many parts of the world, kina-challenge ng United States in terms of its authority. Dito sa region natin, you have China. Unfortunately, yes, everyone naman may karapatang umunlad ang kanilang mga bansa. Unfortunately, yung kanilang pag-unlad comes at the expense of our national interests. Particularly, you have fishing communities, for example, in the West Philippine Sea being threatened by dangerous maneuvers. Also, isa sa mga nagiging dangerous na times ahead ay yung, for example, recent months, yung pag-threaten ng Chinese Coast Guard with our resupply missions dito sa may bandang Iguin Shoal. This is a problematic time for us para i-defend yung gusto nating i-defend. Our fishing resources, our energy resources, and also yung soberanya natin. Okay? So we already have precedents kung bakit natin ito i-defend. We have won the 2016 arbitral ruling na sinasabi na yung illegal claims, ang mga claims ni China na 9-9, which in fact 10-9 na daw, this is baseless according to international law. So yung Japan, yung ginagawa natin with them is just one of the many, many efforts natin upang sabihin sa mga players na pasaway sa international order na mag-behave tayo. Okay? If meron tayong grievances, let's talk it out. Unfortunately, yung previous government, ginawa niya yung effort niya na, you know, tinone down natin yung rhetoric natin, yung actions natin with the hope na si China mag-behave accordingly. Unfortunately, hindi nangyari. Diba? Mm. Kaya ang naging lesson for the Marcos Jr. government is to intensify yung ating alliance and once and for all, i-uphold yung
yung arbitral ruling natin. The arbitral ruling ay isang malaking moral multiplier para sa mga bansa. Sinasabi na ang Pilipinas, isang maliit na bansa man sa inyong paningin, had the capability to stand toe-to-toe with China, a great power. And isang malaking influence ang nagawa natin. Kasi yung arbitral ruling, rules-based order ang merit niyan. So kinatok natin ang puso, ika nga, ng mga Japanese, ng mga Australians, and even ASEAN. For in fact po, ano, Sir Jake, na even though that ASEAN does not provide us with, you know, a very verbal support dito sa ating arbitral ruling, just 2 months ago, I have had conversations with the Indonesian and Malaysian counterparts natin sa isang forum, and I asked them, what's your take on whatever we're doing dito sa ating region? For example, the EDCA, right? We expanded our EDCA with four more bases across the archipelago. Sabi nila, you know what? Sabi niya, just to summarize, sabi ng dalawa, we're happy for you and you do you. No? Ibig sabihin nun, hindi man kami vocal, pero ang ginagawa ninyo, we understand that this is part of your interest. Sa ASEAN, kapag stable lang isang bansa, it could provide stability then with the rest. Imaginein mo isang member ng ASEAN being threatened. It does not serve as a good example for the rest of the members of the regional community. So nananahimik yung ASEAN, but that doesn't mean na hindi tayo ino-oppose. Tahimik lang sila because they also have other stakes with China, understandably. Pero they also understand that members have to stand up for their interests. So that's what we're doing with Japan, with Australia, with the United States, and other players dito sa international system natin. Okay, nabanggit mo kanina yung sabi nga natin, yung EDCA na ika nga nilakihan natin. That's one of the bold or decisive actions ng ating Pangulo. Talagang pivot yun mula kay Duterte. Di ba? Talagang baligtad yun. Pero sa isa sa mga pinakabagong hinahangaang ginawa ng Pangulo ay yung pagtanggal niya dun sa floating barrier. Di ba? Yung floating barrier, pinatanggal talaga ni Presidente yun. Diyan sa Scarborough Shoal, alam naman natin na mainit na mainit na. Anong naging implikasyon nun? Hindi ba mukhang nagahamon ng presidente o tama ba yung kanyang ginawa na yun? Okay. Napakagandang point na ina-assert po natin dyan. Kasi i-remember natin, no, yung January 2023, pumunta ng Beijing si President Marcos for state visit to, you know, try to talk terms with China. Ano ba yung gusto natin? Ang point kasi dito is that don't look out for what the Chinese are saying. Look out for what they're doing on the ground. Sabi ng Chinese leadership, they're interested for peace. Pero ang tanong, anong klaseng kapayapaan? Kasi po ang problema natin dito, ano ba yung kapayapaan? Sino nagsiset nito? Ang kapayapaan po ay isang, hindi siya passive. Active siya. Diba? So political ang konsepto ng kapayapaan. Sino nagsiset ng terms? Kung ang kapayapaan ay ibig sabihin nun ay walang away kasi walang hindi ka pinapalag kasi binubuli mo siya, baka ganun ang version ng kapayapaan na gusto ni China. I think Eduardo Anyo, the National Security Advisor, and also DND Secretary Gilberto Chidoro Jr., alam nila na how to advise the President that whatever China is saying at the diplomatic ground is something na inconsistent doon sa ginagawa. Kasi, tingnan nyo, January, di ba, nag-usap tayo, magkasundo tayo, let's open our hotlines. Pero nung February, na-report natin yung laser tagging na ginawa ng China against our Chinese Coast Guard. This is dangerous, di ba? Sa health concerns ng mga personnel natin, nagkaroon ng temporary blindness. This is unacceptable, syempre. You have another series of itong yung episode ni Mang Arnel, kung naalala pa natin na nakipag patintero si Mang Arnel, di ba? Upang iwasan, pero nangaasar lang daw siya. Ang daming episodes na nangyari at tuwang-tuwa ako doon sa ginagawa ng Philippine Coast Guard. Yung tinatawag nilang assertive transparency. I-document lahat ng mga ginagawa using commercially procured na drones. Na meron tayong mga images to suggest na itong mga ginagawa natin are commonsensical moves ng isang republikang mayroong interest. Di ba? Yung floating barrier, isa sa mga matapang na ginawa ng Philippine Coast Guard under the leadership of Marcos Jr. is yung nga eh, floating barriers po kasi is to suggest dito lang ang dapat mong daanan.
Ano ang message ng pagputol? Hindi. Kasi sabi ng arbitral ruling na napanulunan ng Philippine government, hindi yan yung delineation ng boundary. Diba? So, it's a very bold move. Very bold move siya. Okay, nung June, alam mo, isa din sa binabantayan ko, probably ito rin ang mangyayari after ng pulong kay Kishida. Alam ko, nagkaroon ng parang trilateral exercise ang Philippine Coast Guard, US Coast Guard, at saka Japanese Coast Guard, yan sa may bandang Bataan na posible ba yon na ika nga yung pagpapatrolya sumama na itong mga Coast Guard ng US at Japan dyan sa pinagtatalo ng West Philippine Sea? Kung mangyayari yon ay ako sa in my personal opinion this is very much acceptable sa mga efforts natin kasi magkaiba po talaga ang intricacies ng Navy at Coast Guard. Ganito kasi yan sa international law definition actually walang definition kung ano ba ang trabaho dapat ng Navy at Coast Guard. Nangyari lang according sa napagkasundan ng maraming bansa ang Coast Guard ay civilian function, maritime safety, security, environmental protection. Kailangan po natin yun kasi ang South China Sea has to be preserved. Lalo na kung ano yung mga natural resources na meron yan. And yung ginagawa na nating initiative upang magkaroon ng trilateral Coast Guard agreements ay pinapakita ng Pilipinas na this is ours and we have the interest to take care of these resources. And also, we also invite other Coast Guards kung paano mangalaga ng mga maraming untapped resources. Kasi hindi siguro po lingid sa kaalaman ng iba na yung energy sources, marami pang hindi untapped talaga dyan. It hosts up to 1.3 trillion barrels of oil and natural gas. And alam niyo po ba, one of my conversations dun sa isang co-academic ko siya sa UP and dati siyang senior researcher ng Foreign Service Institute. Sabi niya, ang hindi ka lingid na kaalaman ng mga kababayan natin, yung fishing resource natin, maliit lang ang nakukuha natin sa West Philippine Sea. Bakit? Kasi for many, many years now, talagang nabablockade ito ang ating fishers. No? So, yung Coast Guard cooperation, in other words, isang testament ito of our commitment na anuman ang gagawing marine activities natin dito sa West Philippine Sea, babantayan yan natin. At kung kulang ang ating kakayahan, we will invite our allies. Okay. At kung willing ang allies, so nagko-converge po lahat ng mga interest natin. Alam mo, magandang diskusyon talaga yung West Philippine Sea, pero puntaan ko naman, ang public perception, ang sinasabi kasi ng tao, itong Taiwan, no ha? Yung pag-setup ng mga EDCA bases, sabi nga natin, siyam na yan ngayon, marami pa yata, 16 o something like that, no ha? At sinasabi na kung sakaling magkaroon ng o ituloy ng China yung kanilang paglusob sa kanilang probinsya, tayo raw ay baka maipit sa isang digmaan at ginagamit tayo ng... as far as President Marcos is concerned, ang sabi niya, di ba, alam mo, yung pag naglalaban ng mga elepante, baka ika nga maipit tayo nasa damo. Yan ang sabi niya, di ba? But on the other hand, ang sinasabi ng China is that talagang magiging target tayo sa ganong... labanan. So, ang pinag-uusapan dito ngayon, paano kung mangyari nga yan? Ito ba nangyayari ngayon na kasama ang Japan ay ito ba'y sapat na deterrence? Yung pagkampihan ng Pilipinas, Australia, Amerika ay sapat na deterrence para hindi tayo madamay sa away ng mga elepante? It's really an interesting question, Sir Jake, kasi kung titignan natin, ano ba yung, we have to take into account, ano ba yung plano nitong China? Ever since the 1970s, Chinese defense planners have created or formulated yung tinatawag natin first island chain. Sa kanila, if you try to look at the drawing board ng Chinese perspective, the Chinese planners perceive that the Japanese southern islands, sa may bandang Okinawa, down to the island of Taiwan, right, down to the South China Sea Ring na kiniklaim niya yung 10-dash line, lahat ng ito ay kinukonsider niyang inner lake niya. Na kung saan kailangan niyang ma-dominate. Ano po ang sinasabi natin dito? Hindi to usapin actually unfortunately ng madadamay po tayo. Ito ay usapin na nire-recognize natin that China is so ambitious enough that it would want to take over maritime spaces nang sabay-sabay sa East China Sea, sa Taiwan Strait, at sa South China Sea.
So, ibig sabihin po, grandioso. No? Napaka-ambisyoso ng plano ng China. Isang malaking expansive. Kaya nga po, kung titignan nyo yung Chinese military modernization, for instance, isa sa mga ginawa nila is to restructure yung kanilang PLA rocket forces. Alright? The PLA rocket forces is comprised of conventional and nuclear arsenals na nakapreposition doon sa Pacific, Western Pacific Ocean. Kasi ang kanyang tinitignan na scenario dito, if there would be a counter-attack, China would be easily intercepting these allied forces altogether. Kaya ang ginagawa natin, altogether, kailangan natin ng reciprocal access agreement, status of forces agreements, nang sa gayon makapag-build Teka muna. Mukhang mahina po ang signal natin. Okay. Naku, ang sarap pa naman po ng kwentuhan natin kay ating... Perhaps how... Okay. This all together then. So, patintero to. No? War kasi po is dialectic. Ng itong gagawin niya hanggang po miles. Okay, naku, medyo humina ang kanyang signal. Naku, maraming salamat sa ating bisita kay Mr. Joshua Espeña, lecturer po ng Department of Political Science and International Studies, na Polytechnic University. Hello, hello. Yes, go ahead. Okay, salamat na marami. Medyo wala na tayong oras, Espeña, no, Joshua, pero paalam ka na lang sa ating mga kababayan. Okay, wala na. Wala na siguro. Anyway, sige po. Maraming salamat na lang kay Mr. Joshua Espeña. Maraming na siya na ipaliwanag sa atin. No? In the meantime, basahin ko lang ito isang reaksyon. No, ha? Si Danny Chua ng Surigao City. Ang sabi niya, walang problema kung magkaroon ng kasunduan pero dapat huwag kalimutan ang sabi ni former Pangulong Duterte noon na wala tayong kalaban-laban sa China. Yan nga po. Okay. Ah, nasa linyo pa rin si, ano, si Mr. Espeña. Sige po, final words. Hello. Final words. Message. Yeah, sorry. Mukhang very bad ang reception ng signal ko dito sa area namin. Ito. Final message. So, anong sinasabi ko po doon kanina? Unfortunately po kasi, as much as gusto nating umalis sa mga drama ngayon. But the problem is that hindi natin pwedeng piliin yung mga kapitbahay natin. At unfortunately, ang kapitbahay natin may ambisyon. Alam niyo po ba, Sir Jake, di ba? Ito, try to figure this out. Ang isang ambisyosong tao, ay minsan hindi mo siya napipigilan. Kasi ambisyoso siya. Di ba? The only way you can do that or undo yung kanyang mga ambitious plans na nakakasama sa interest mo is to try to figure out how to deter o pigilan yung mga ambition na yon. In okay. Other words, wala namang talagang masama kung ano ang plano mong ikabubuti sa bansa mo. Kaso, kapag binangga mo ang interest ko, of course, don't expect us to do nothing. And when the country learns how to stand up, mag-i-struggle talaga siya. Natural po talaga yon. Kaya, I really disagree okay. with the former president in the idea na para na lang sa katahimikan wala tayong gagawin. Okay, walang ginagawa ang Joshua, yung ano. Maraming salamat sa iyo. Medyo kasi tayo sa oras. Maraming salamat sa iyo. Sana ulitin mahaba-haba ang kwentuhan natin. Salamat na marami. Thank you. Ano? All right. Thank you. Okay, salamat na marami kay Mr. Joshua Espeña, lecturer ng Department of Political Science and International Studies, PUP. Maraming salamat sa lahat na nanood, nakinig sa ating isang sa Radyo Pilipino coverage kayong araw na ito. Sa ngalan po ng broadcast team at management ng Radyo Pilipino Media Group, Miss Cathy G, ganun din kay Mel, si Ana at ang ating mga galing na technical group. Ako po si Jake Madarazo na nagsasabing harapin natin ang bukas sa may panampalataya at pag-asa. Maraming salamat po sa inyong lahat.
inyong natunghayan ang isaha kasama si Jake Madarazo. Hanggang sa muli, dito lang sa Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, Kabahagi Mo, Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolo, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Pilipino Podcast Center Manila. Ito ang Kabahagi Mo, Radio Pilipino. Napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong